Kung gaya niyo po ako, litong-lito na rin kayo kung nasa na ngayon ang kaso laban kay Congressman Arnulfo Teves. Dalawang buwan na rin kasi magmula ng ituro. Lahat tayo, litong-lito na eh. Bakit? Mahirap dyan yung talk na wala namang ginagawa. Yan ang mahirap talaga. Ang DOJ si Teves bilang mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Para po malinaw, hanggang ngayon, May 23, hindi pa rin sinasampa ng kasong murder si Teves para sa pagpatay kay Degamo. E di ano yung sinampa ng NBI nung nakaraang linggo? Ang sinampa po ng NBI laban kay Teves ay reklamo or information pa lamang. Hindi pa po yan kaso na umaabot na sa korte. Hindi pa po yung kaso na umaabot sa korte. Linawin natin ha. Kasi alam mo naman si Remulla pag nagsalita parang tapos na eh. Tapos na to. Guilty na to. Tapos na. Parang ganun lagi pag nagsalita si Remulla. Guilty to. Wala na. Ito talaga killer, mastermind. 'Di ba? Ganun siya eh. Siguro po kaunting paliwanag para hindi tayo naguguluhan sa proseso. Ang law enforcement, pwedeng police or NBI, ay nagsasampa ng reklamo laban sa akusado sa prosecutor's office. Yan po ang first step. Ang prosecutors naman magsasagawa ng preliminary investigation kung saan titignan nila kung merong tinatawag na probable cause para ituloy ang demanda sa korte. Nandyan pa lamang po tayo. Oh, ang linaw ha, nandyan pa lang tayo. Oh, di ba? Pinaliwanag natin to nun. Pero maganda yung pagkapaliwanag ni Ed Linggaw dito eh. Kasi may graphics eh. Nandyan pa lang tayo. Ha? Two months na. Nandyan pa rin hanggang ngayon. Ano ang hahanapin ng mga prosecutor para ituloy ang demanda? Sa rules of court, ito ang tinatawag na probable cause. Kailangan makita ng prosecutors na may basihan para iisipin na may nangyaring ang krimen at ang akusado ay probably guilty at dapat ng isa lang sa korte. Sa madaling salta, malamang sa hindi, guilty ang akusado. Kung may probable cause. Kung mahanapan ng probable cause ang isang kaso, saka lamang ito isasampa bilang kaso sa korte. Kung gayon, gaano nga ba katibay ang kaso ng NBI? Noong una, binandera ng DOJ ang mga confession. Binandera? Mahirap dyan yung talk na wala namin ginagawa. Noong una daw, binandera ang 11 suspect. Confession daw ng 11 suspect sa NBI na tumuturo raw kay Teves bilang mastermind. Ayon daw sa mga confession na ito, nakita at nakausap nila si Teves sa isang video call. Video call na sabi may video. Nawala naman video hanggang ngayon. Anak ng weteng. Oh. Pero kahapon, naghain ng recantation ng isa sa mga ito. Ang dating sundalo na si Judiel Osmundo Rivero, binawi ang kanyang unang confessions. Hindi raw siya kasama sa pagpatay kay Degamo, hindi raw niya kilala si Teves, at di raw niya nakausap si Teves. Dagdag pa ni Rivero, tinorture siya at pinagbanta ng kanyang pamilya para isangkot niya si Teves. Dagdag pa ng isa pang defense lawyer, tatlo pang akusado ang ngayon nag-aatras ng kanilang mga pag-amin. Sila si Rogelio Antipolo, Romel Patag... So may additional na apat na nag-retract. Juan at Daniel Lora. Lahat ng ito habang hindi pa man lang gumugulong ang preliminary investigation kay Teves sa Degamo murder. Ito pa, sa panibagong standards na tinalaga ng DOJ, ang mga kasong isasampa lamang sa korte ay yung merong tinatawag na certainty of conviction. Ah, ito yung circular 008. Ah, yung isasampa lang sa korte, yung may certainty na makukonvict. Bakit? Kasi nga, ang dami ng kaso na nasa korte. So dapat ang trabaho ng DOJ, siguraduhin na meron talagang malaking posibilidad na makukonvict. Or else, huwag nyo nang ituloy. Kasi nga, ang dami nang pinang iniisip. Parang in other words, salain nyo muna. Siguraduhin nyo munang malakas ang kaso bago nyo idalhin sa husgado para hindi maaksay ang panahon ng judge. Diba? Sa madaling salita, halos sigurado na dapat ang isang conviction. Ito'y para mabawasan ang mga gumugulong na kaso sa korte na parang wala namang pinupuntahan. At yan ang magiging hamon ngayon sa DOJ. Kung nag-aatrasan na ang mga testigo, itutuloy pa ba nito ang kaso laban sa isang suspect na 2 buwan na nilang dinidiin?
Eto ngayon, tanong ko kayo, dito mo makikita na meron talagang problema. Merong problema sa kaso. Di ba? Bakit hanggang ngayon hindi pa talaga matotally madala sa korte? Kasi nga, alam siguro nila na mahina. E anong ginagawa ng DOJ, lalong-lalo na si Rimulya? Sinisira lang ang imahe ni Tevez. Bakit? Para mawala ang negosyo, isara ang negosyo, mapalitan ng iba. Ibabalik ko kayo ngayon doon sa picture na ating ipinakita kahapon. Sino ba ang kasama ni Mayor Pritz? Kaya nga alam mo, kung titignan mo talaga at lalaliman mo ang pag-iisip mo, hindi ka magiging sarado. At kung ang hustisya natin ay talagang nakapiring ang mata at tinitingbang lamang ang tunay na ebidensya, makikita mo talaga na ang laki ng possibility na kaya binubura sa mundo si Tevez at gustong umuwi si Tevez at gustong mayari si Tevez eh para may mamayagpag lang sa issue ng ibang negosyo. Manamatagal ko nang sinasabi sa inyo yan simula pa lang. Simulat sa pool nakikita ko na ang dahilan ng pagdidiin kay Tevez ay hindi naman dahil sa politika. Hindi. Ito ay dahil sa negosyo.